So ayun guys, nagbabalik ako. Hello sa mga taga-subaybay ng channel ko dyan, mga kuis, mga ate. So ito, nagbabalik naman tayo dahil natagalan ako mag-upload nitong panibagong features ng Samsung A10. So ngayon, meron tayong bagong i-reveal dito. Pagpasensya niyo na yung mga apps nito dahil asawa at anak ko kasi ang gumagamit nito eh. Kaya kung mapapansin nyo, may mga apps talagang pambaba yung ano eh. So guys, alam nyo ba yung Samsung eh, ay yung Apple eh, meron silang home button andan dito na naka floating ano button, pwede nyo siyang lagyan guys ha. Kahit yung mga latest naman ngayon na Android po ng mga Samsung may meron ito. So ano yun guys, papakita ko sa inyo. Punta kayo ng setting, so dito meron setting na shortcut. So ayan, hanapin nyo lang yung ano, access, set, ayan, ability, tapos itong interaction, ayan, click nyo yan. Ito, ipapakita ko sa inyo, assistant menu. So ito yun guys ha, yung floating na ano, pag inon nyo to, ayan, may makikita kayong ganito. So ito yun guys, lahat ng nasa loob nito guys ay magagamit nyo. So halimbawa ayan, magagamit nyo yan kahit hindi na kayo gumamit ditong back and home button. Halimbawa itong back, meron na siya rito, ayan, home button. So ganyan lang guys, kadali. So para kayong gumamit ng ano nito, iPhone. So guys, makikita nyo rito ha, advice ko sa inyo guys, pag nag-screenshot kayo ng inyong ano, cellphone, hindi nyo na kailangan dito magpindot kasi alam nyo ba guys na sa anong pindutan nito, ito lang yung magagamit nyo lahat ng ano, kasi lahat ng control dito ay touchscreen na. So power nyo dito, nandito na, tsaka yung volume. So ang gagawin nyo guys, pagpapatayin nyo na tong screen kahit hindi na kayo gumamit dito, kasi pag madalas nyo ito ginagamit, masisira. So ang gawin nyo, gamitin nyo tong assistant menu, tawag dito. So ayan, nakikita nyo rito, screenshot. Ayan, pag click nyo yan, nag-screenshot yan. So ayan, screenshot yun. Ayan. So ngayon, yung power button or lock, pagla-lock nyo, ilalock nyo na siya. Nandito rin yun. Ayan, screen off. So, ayan. Marami pa kayong makikita ano rito, guys. Ayan, tulad nitong volume, kahit dito na kayo mag-control, ayan. Tapos, basta marami kayong ano rito. Ayan, screen control. Pwede nyong gamitin, ayan. Edit, pero sale na to eh, kasi pwede mo naman i-ano eh. Sabagay, may mga gumagamit din yan. So, ayan guys, pwede nyo i-zoom. Hindi na kayo gagamit mo, hindi na kayo magaganon. Tapos, setting, pwede mong puntahan yung setting niya, ayan. Pwede mong palakihin tong ano niya. Ayan, so basta marami kayong magagawa dito guys. Nandyan lahat ng setting niya. Next natin yung backlight control niya. So mapapansin nyo guys, wala siyang backlight dito. Kailangan nyo pa i-ganon, slide pababa para makita nyo. Pero pwede yun guys ha, pwede yun kahit nakaganyan lang, isang slide nyo lang, makikita nyo yung backlight option. Punta nyo lang, click nyo lang to. Alam ko marami na nakakano ito eh. Ayan, show control on top, man. Click nyo yan. Tapos, done.
pag yan. So lalabas na yan. Ayan. So mas madali nyo na siyang mahahanap. Next guys is halimbawa gusto nyo maglagay ng oras dito, pwede naman yun. Sa mga hindi lang nakakaalam nito, pwede naman maglagay ng oras dito kahit yung malaki pa. Dito yan, makikita nyo yan dyan. Ang gawin nyo, long press nyo lang yung screen. Tapos, ayan, widget. Ayan, pili lang kayo rito. Halimbawa, eto. Clock. Tapos, lahat na makikita nyo rito ay pwede nyo i-drop sa home screen. So, ito, pili tayo, nakapili tayo ng... Ayan. Kahit na dito, pili-pili lang kayo dyan. So, itong napili natin. Ayan. I-drop nyo lang kung saan nyo gusto. Bawa gusto ko dyan. Tapos, adjust nyo rin yung transparency niya para masya halata yung oras niya. Ayan. Adjust nyo yung transparency. Bawa gusto ko ganyan. Ayan. Pili lang kayo, black and white yan. Pwede nyo siyang palitan. Yan, ganyan. So, gusto ko white yan. So, ayan. Pwede na siya. Pwede nyo siyang i-adjust, guys, ha. Pwede nyo itong i-adjust. Halimbawa, gusto nyo lumilit lang. Hindi ko nahawakan yung ayan. Ayan. So, pwede siya. So, next guys, paano magpalit ng network 4G or 3G. Sa network kasi guys, pag marami yung gumagamit ng 4G or LTE, bumabagal minsan. Yun ang nagkakaproblema sa mga network. Bumabagal. So, ang gagawin nyo guys, pwede nyo siyang ibalik sa 3G or kung H+. Ayan, unya natin yung ayan, naka 4G siya guys, ha, makikita nyo 4G. Punta kayo ng setting, hanapin nyo yung connection. Ayan, punta kayo mobile network. So dito makikita nyo SIM 1, SIM 2. Pag-click niyan, kung saan kayo gumagamit ng data, pwede nyo siyang palitan dito. Ayan, makikita nyo yung LTE. Isa lang yan, LTE tsaka 4G. So, makikita nyo guys, ha. Automatic siya, 3G to 2G. Pero kung gusto nyo permanent lang, pwede nyo siyang palitan 3G. Halimbawa ito. Pagka ganito kasi guys, stable lang yan. Dito kasi nagbabago yan. Depende sa connect sa area nyo. So, minsan pala guys, pagka in case na, may problema yung naglo-loko rin yung signal, pwede nyo i-reset. Puntahan nyo lang yung access point. Ayan. Tapos, itong tatlong dot, reset nyo lang sa default. Dito guys, minsan na bumibilis yung network natin dyan. Next guys, alam nyo naman na may mga umuuso ngayong na black mode, katulad ng messenger. So, yung mismong cellphone nyo guys, pwede nyo gawing night mode. Pwede nyo gawing black yung pinaka frame nya. Punta kayo ng setting. Setting, display. Hanapin nyo yung night mode. Ito guys. Ayan. Turn on nyo sya. Ayan. Magiging black yan guys. So, lahat ng ano nya, plain black na talaga. So, ito yung pinakamagandang ano kasi ngayon eh. Alam nyo guys na nakakabawas ng consume ng battery ito kasi less ano to guys. Kasi pag white yung ano nyo, mas maliwanag yung screen. So, pag black, nakakabawas siya ng, backlight.
Pwede nyo rin i-schedule kung gusto nyo. Depende sa inyo. So, next is, pwede nyo lagyan ng pangalan yung cellphone nyo, guys. Ayan, napakalimbawa, pag nakalock screen siya, nakalock screen, meron siyang pangalan dito. Ang gagawin nyo, guys, punta kayo ng setting, tapos lock screen niya. So, contact information. So, halimbawa, ito. Pangalan nyo. Jason. Ayan, pangalan ko. Done. Click nyo lang siya. Ayan. Sample natin. Ayan, nakikita nyo, guys, ha. Ayan, sa taas. Ayan, ayan, ayan. Kita nyo, guys. Ayan. So, ganun lang, guys. Depende sa kung anong gusto nyo ilagay. So, next, guys. Dito sa advanced features, ipapaliwanag ko sa inyo. Meron ditong motion and gesture. So, may mapansin kayo, guys, na smart stay. Ayan. So, pag inon nyo to, guys, habang nakatingin kayo dito sa cellphone nyo, madilim man o maaraw, dahil sa face unlock, pag nakaregistered kayo sa face unlock, makukuha nyo rito yung pinaka frame ng mukha nyo. Pag inon nyo siya, hindi siya namamatay pag ano niya, nakatutok ka lang sa kanya. So, next dito sa smart alert, parang ano lang to, smart ah. Okay. So, dito guys, pag naka-on to, kapag may mga message kayo or tawag na nakatawag ito, kinuha nyo siya, nagbabibrate tong ano nyo, cellphone nyo. So, next tayo sa mute naman. Ganun din to, guys. Habang nakataob yung ano nyo, cellphone nyo, ayan, katulad yan yan. Lahat ng tatawag sa inyo, hindi mo maririnig yun pag nakaganyan siya. Nakataob, iniwan mo siyang nakaganyan, hindi mo maririnig yung tawag tsaka yung mga alarm nya. Pero pag kinuha mo naman siya, doon mo na siya maririnig. So, guys, ito ang pinakamalupit. Diba, isang kamay mo lang gagamitin yung lahat ng function nito. Pwede yun, guys. Gagawin nyo lang. On nyo tong one-handed mode. On nyo siya. May kita nyo. Ayan, nakasulat dito kung ano yung magagawa nito kapag naka-on itong one-handed mode. Halimbawa, ito. On natin siya. So, paano mo gagawin yun? So, pipili ka rito. Pagka-gesture, ito yun. Kailangan mo i-swipe pataas ng pa-rectangle or itong home button. Ayan, tap mo itong home button ng 3 beses. So, ayan, guys. Nakita nyo siya, guys, di ba? Pili kayo kung anong gusto nyo. Left or right. So, ayan, nakikita nyo, guys, ha? Ayan. Pwede mo siyang i-adjust, guys, ha? Itong gilid niya, ayan. Ayan, mas maliit na siya. So, kahit anong galaw mo dito sa taas, walang lalabas siya. Nandito na sa pinaka-baba niya. Ayan. Ayos ba, guys? So, ito yung pinaka-ano nila. Mga nakatagong features nitong Samsung A10. Marami pa to, guys. Oh, ayan. Pili lang kayo dito, guys. Ngayon, kung gusto mo nang ibalik to, gusto mo normal size, pwede naman dito. Balik mo lang siya dito sa gilid. Pero kung gusto mo mabilisan, tap mo lang itong labas sa gilid. Ayan, normal na siya.
So next naman yung ayan, napansin nyo naman tong swipe to call or send message. So normal lang naman to guys sa mga lahat ng cellphone nito, halos meron ito eh. Mga hindi lang nakakalang guys ha. So makikita nyo guys, swipe to call or send a message. So punta pag nasa ano kayo, phone book. Ayan, phone book nyo. So pipili lang kayo ng number dyan. Pagka swipe nyo ng ganyan, ayan, magko-call siya. Depende yan sa inyo guys, or message yan. Swipe mo lang pa left or right. Depende naman sa inyo. So next guys, dito sa notification setting, so marami siyang makikita mo rito. Portrait, location, blue light filter. Yung blue light filter guys ay binabawasan na ito yung blue light na lumalabas sa screen. Hindi nyo nakikita yun, hindi natin mapapansin yun. Ito yung mapapansin nyo dito. Ayan, halimbawa ganyan. Pag lalo na pag malakas yung brightness nyo guys, meron yung blue light dyan. Yun yung nakakasira sa mata natin, lalo na sa mga bata. Kaya sa mga nanay tatay dyan, bawasan nyo yung screen brightness nya pag ginagamit nila kasi nakakasira ng mata to. Pwede isang ano dito, i-on nyo to. Ayan, kasi nakakabawas ng blue light yan. Ayan, napansin nyo nag-iba yung kulay nya. Ayan, nagiging warm. Ayan, nakakatulong din yan na mabawasan yung blue light. So next natin yung may mapapansin kayo dito, yung smart view. Alam mo marami na nakakaalam nito. Sa mga hindi nakakaalam guys, yung smart view ay magagamit mo to sa mga TV. Halimbawa mga smart TV, meron kayong makikita dun sa smart TV na screencast, mirroring, or all share, or anong kasing built-in na nakalagay doon. So nakalagay dito guys, pag inon nyo to, pupunta kayo dito sa smart view setting. So pagkapag naka-on na yung screen mirroring doon sa TV nyo, lalabas yung device nya dito. Ipipair mo siya. Ito ano to eh, sa ginagamit ko to eh. Eh makikita kayong ano doon, setting, accept nyo lang dito. Ganun lang. Ngayon ang lalabas dito ay lalabas doon din sa TV nyo. So parang ano lang, same lang yung mapapanood nyo sa TV. Kasi mas maganda yan guys eh, lalo na pag malaki yung TV nyo. So ito yung pinakamagandang features ng ano ngayon, mga Android phone. Halos lahat na nito guys meron ito. So binago na nga ng Samsung nito eh, smart view na siya kasi mas pinaganda yung clarity ng video na nilalabas nito papunta sa TV kasi high definition na. Hindi siya naglalag, unlike sa ibang brand na naglalag to. Pag ginamitan mo siya ng mga dongle, Android dongle, screen mirroring. So, ano na, yun lang guys. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mag re-reveal ng features nitong Samsung A10. Abangan nyo lang ang mga susunod kong video guys, at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bagong video ko. Antabayanan nyo lang guys ang aking mga bagong i-upload tungkol dito sa Samsung A10, dahil marami pa kayong matututunan dito guys.